1 year na siya. Ayan mga guys. 1 year na yan na gamit-gamit ko. Mula Batasan hanggang Quiapo, Quiapo to Batasan. Ayan, saan-saan na nakakarating ito. Nakarating na ng Baguio. Ayan, Cipolo, Manila, ayan, Quiapo, Pier. Ayan, marami ng ano ito. Atitsundo ng aking anapis sa school. Ayan. Maganda ito kasi di kuryente siya. Hindi mo na kailangan ng mag-gas. Ayan. Nabilikot siya ng gas. Nasa medyo saktong price lang din. Wala siyang buka. So, 1 year na siya. Marami nang pinabang sa akin. Every punta ko sa Quiapo, ayan, namimili ng kesa. Ito ang gamit-gamit ko. Quiapo. So, from Batasan, feeling basic ko, Quiapo. Marami nang pinagsamahan kami nito. Hindi naman ako binibitin. Guys, mga kasuki, maganda ito sa ano, sa probinsya. Kaya nga lang, kailangan may kuryente. So, 1 year, 1 year na siya, no? Sa charge mo siya ng every charging is 3 to 4 hours. Ayan, full charge na siya. Pwede na siyang balikan, ha? From Quezon City to Quiapo. Bagay sa akin, mga guys, mga kasuki. Nauuso na ngayon itong ganitong mga ano, mga e-bike. Sa mga probinsya, pwede ito. Bawa, malalayo ang gasolinahan. Ayan. Basta meron ka lang kuryente. Ayan, ano? Tsaka, ang speed dito is below 50. Ang kategory niya is 1, mga guys. Kategory niya is hindi mo kailangan ng lisensya at saka ng registro. Yun mga guys. Yan. Kasi ang 50 kph na maximum is kailangan mo na siyang irehistro sa LTO at saka kailangan mo ng lisensya. Ito is below 50, 45 lang ang ano nito, ang kilometer per hour, no? So, kahit na hindi mo kailangan lisensya, guys, kumuha na rin ako ng lisensya. Ayan. Tapos, yun nga, no? Kumuha na rin ako ng lisensya. For, mas maganda nang meron kang lisensya. Although na hindi mo kailangan ng lisensya nito kasi kailangan below 50 ang speed niya. Oh, may L1B ang ano yan, may categorization ito. Pwede sa category. Ayan. Malaking bagay ito mga guys, mga katulis sa akin. Ayan. Ter. Speed niya makikita din. Ito na ano no, naitampo ko na ito minsan sa inyo. Ayan na na tawag nito na makaakit ng Baguio. Ayan. So, kung may budget kayo, mga guys, nasa 35 ang dito. Ayan, kung medyo gusto ninyong mas malayo-layo talaga ang mararating, motor na. Kasi ang motor nasa 70 plus, makakuha ka na ng cut. Ito ay 30 plus 5. O, 1 year na siya. Pakinabangan mo ng 5 years mas mahigit pa, hindi malaking bagay. So yun mga guys, mga kasi Daiji. Yan. Ano na ito? Maraming branches ito.
kalooban. Ayan. Maganda ito pang service-service sa probinsya. Ayan. Lalo naman sa mga probinsya, maganda ito. Hindi mo naman kailangan ng talagang speed na mabilis para makarating sa pupuntahan mo eh. So yun mga guys. Basta yung 30 km per hour mabilis na yan. Hindi ka naman nagmamadali eh, no? Makakarating ka rin naman sa pupuntahan mo. So yun mga guys mga kasuki. So yun mga guys mga kasuki ano? Itong ang feature pa nitong mga itong e-bike ko no? Itong e-bike ko na ito pag may pasok sa school ng anak ko. So araw-araw atid sundo Monday to Friday. Tapos yan mga guys ano, ang charging niya yan sa isang bar. Ayan makikita nyo dito ayan. Sa isang bar ayan. Ayan full bar siya eh. Limang bar yan no. 1, 2, 3, 4, 5. Sa isang bar niyan, 7 pesos, no? 7 pesos ang pag mapuno yung isang bar. So matipid siya, di ba, mga guys, no? Tapos, yan, pag nagbibiyahe ako, tuwing mamimili, no, sa Quiapo, Batatan to Quiapo, is 17 kilometers, no? Tapos pabalik uli is 17 kilometers. Ayan. So bali 34 kilometers ano balikan. So full charge yun binibiyahe ko siya. Pagbalik nun mga isang araw pa o 2 days pa bago mo siya uli i-charge. So nagagamit mo pa siya pa service-service ano. Dito-dito lang yan malapit lang ano. Yun. Service siya, pamalingki, napang ano man ang bibilin, pakakalaking bagay na gamit or napapakinabangan, no? Yan. Tapos paggamit mo siya mga guys, no? Yan. Bike lane ka lang, bike lane. Yan. Tapos helmet ka, napang motor na na helmet. Yan, motor ka na napang helmet. Tapos sapatos ka, so ganun ano, kasi sisitain ka na yan, kailangan may helmet ka, although na ano, na ang classification nito mga guys, ano, L1B siya sa LTO category, ano, L1B ang classification niya, ang maximum speed niya ay hindi lalampas ng 50 kilometers per hour. So exempted siya sa registration at hindi kailangan ng driver's license yung nagdadala. Pero ano mga guys, ano mga kasuki, kumuha na rin ako ng lisensya para mas mabuti na meron kang lisensya. Kasi meron din kaming isang motor na Honda Beat. So buti na yung mga misan, dala-dala mo yun, ma-surprise ka, mabulaga ka. Diba? Ito, pagdating ng panahon, i-require na rin ito ng LTO na kailangan may driver's license ka. Meron ako mga kasuki. No? Ang kategory ng driver license ko is code is A. Yan. So, yun. Ayan mga kasuki. So, yan lang ano mga kasuki. Ano? Ito, malaking bagay sa akin. So, 1 year na siya. No? Ayan. Ang kagandahan nito mga kasuki medyo kulang sa hugas itong ano natin kasi panayang ulan. Ang compartment nito is malaki siya. Ayan. Isa natin. Ayan. Malaki yung compartment niya. Kasya yung isang helmet. Ito yung gamit ko na helmet. Ayan mga kasuki. Sakto yung helmet doon. Malaki yung compartment niya. Ayan. Helmet. Yung kaputi yan ready nandyan may tubig ayan so, malaking compartment niya. Tapos meron pa siyang ano pala no yung safety switch na hindi mo ginagamit pwede mo siyang patayin yan
para hindi kahit anong gawin dito pagsusi. Ayan, hindi tatakbo. So, ito yung ano niya mga guys. Ayan, pag inom natin. Ayan. Ang speed niya pala, tatlo mga guys. Ano, speed gear niya. Ayan. May 1. Busina pala yan, busina. Ayan, dito. 1, 2. Ayan, 3. Nindot natin, 1. Malumanay. Medyo ano, medyo malaking bilis. Saka mas mabilis. So, ang nilalagay ko lang speed nito mga guys, number 2 lang. Ayan, yun no. Tapos, yun nga, yung light niya, LED na yung light niya, no. Ayan, no. Ayan, binuksan ko yung light. Okay natin. May high yan, may low. May low. Tapos left and right signal. Yan. Oo. Kailangan maayos ano. Yan. Yun. Tapos mga guys, ano ang preno nito is ano? Yan, yan. Kuan na siya. Disc brake na siya, yan, disc brake, no. Tubeless. Tubeless ang mga gulong dito sa likod, drum brake. Isang kagandaan nito guys, no, mga kasuki. Kuhan siya, yung, yan, no. Okay, maganda yung shock niya, kahit na malubak ka, hindi ka masyadong, kuhan, hindi mo masyadong maramdaman. Kasi, parang tatalbog ka lang na, ano, na, kuhan, yan ang shock niya. So yun ano, malaking pakinabang. Ayan, ayan, malaking pakinabang sa akin. So yun, sana magtagal pa itong e-bike na ito na mga magamit pa natin ng mahigit sa 5 years, no, abot ng mga 10 years, yung 35,000 is sulit na yun, sulit na. Ano mang bagay, ganun lang naman eh, kailangan alagaan lang natin, ano. So ang battery nito is lead acid siya. Yung iba kasi lithium na siya eh. So, pwede nating pwede itong ipa-convert ng lithium. Kasi yung mga lithium battery umaabot daw sa ano eh, ng mga 10 eh. Ganun. So, yun. Yung lead acid naman na battery, 5 years eh, mas mahigit pa. Depende naman, basta alaga lang ano. So, yun, alaga lang. Pag sinarge natin siya, after mong i-charge, bago mo yan, bago mo gamitin na 30 minutes after charging bago mo gamitin. Ganun din, kung ginamit mo siya 30 minutes pagkagamit mo before mo siya i-charge. So, yun ang nakita kong ano, mga tips nito. Ayan. So, yun mga guys, mga kasuki. Ano? Ayan. Salamat at naitampo ko pa itong aking ano, e-bike, ang aking body. Yan. Kabady ko kasama ko sa kalsada. Yon. Yon. So mga guys, you know, thank you. Salamat.